Patuloy ang ginagawang search and retrieval operations ng mga otoridad sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Ompong. Batay sa datos ng Philippine National Police Public Information Office, nasa 82 na ang nasawi at 71 pa ang nawawala sanhi ng bagyong Ompong. Sa kabuuan bilang nanguna pa rin ang Cordillera Administrative Region na meron ng 66 na ang patay. Sa Cordillera Administrative Region kasi, nabibilang ang may pinakamaraming namatay at pinaghahanap pa dahil sa nangyaring landslide sa Itogon City sa Benguet. Ayon sa pinakabagong datos ng PNP Itogon, 46 na ang naitalang patay kung saan 59 naman ang nawawala pa. Sa ngayon, 20 na ang naitatalang na-recover na katawan. Posible raw na abutin pa hanggang buwan ng Oktubre ang paghahanap sa mga natabunan ng landslide dito. Ayon kay NDRRMC spokesperson Edgar Posadas, 21 araw ang inilaan nila para sa mga rescuers na magsasagawa ng operasyon na ito. Kailangan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ng tulong para sa mga donasyon na ipamamahagi sa mga nasalanta ng bagyo, higit na lalo sa mga naapektuhan ng landslide sa Itogon, Benguet. Para sa mga nais magbigay ng cash donations, maaari raw itong idiposito sa bank account ng DSWD Cordillera Administrative Region na mayroong account name na DSWD GTA at account number na 0222021863. Siniguro naman ng DSWD Car Chapter katulong ang local government units dito na maaasikaso ang lahat ng nabiktima ng bagyo sa Itogon. Sa ngayon, nagsimula na silang mamahagi sa Itogon ng mga relief goods at hygiene kits. Samantala, nais ding tumulong ng Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong pabahay na hatid ng National Greening Program para sa mga nasalanta ng bagyong Ompong. Kalakip nito, pinaplano rin nila ang pagkakaroon ng mga bantay-gubat officers na kukuha ng mga tao mula sa mga minero sa Benguet. The DNR is coming up with a project of the National Greening Program, no? Cash for work, and at the same time, we will be hiring bantay-gubat officers para mabigyan po ng halang buhay yung mga tao dyan. Samantala, iniimbestigahan na ngayon ng Department of Interior and Local Government ang 10 alkadeng missing in action umano sa kasagsagan ng bagyong Ompong. Hindi na muna pinangalanan ng mga mayor na ito sa kadahilan ng hindi pa nila natitiyak at nakukumpleto ang listahan. Maaaring matanggal sa pwesto at makasuhan ng 10 alkalde na lumabag sa Local Government Code kapag napatunayan nilang wala talaga sa kanilang munisipalidad at nagpabaya sa kanilang tungkulin noong nagdaang bagyong Ompong. Sandra Cabiquez, Newslight.